magandang bagay sa isang player ang pagiging athletic, lalo na kapag ikaw ay nasa isang kompetisyon. Ang mga athletic, magaling dumakdak yan. Kapag freestyle, talagang mapapatayo ka. At ito na nga mismo ang espesyal na abilidad ng nag-iisang Papa Ray, Ray Guevara. Pero alam nyo ba na may mga nagsasabi din na siya raw ay magaling lang sa dunk pero hindi naman isang legit na scorer. Dahilan kung bakit siya ay pinagpapasapasahan sa PBA hanggang sa nagretiro na lang na hindi masyadong pinapalaro. Tara mga kuis, ating alamin kung nasa na nga ba siya at ano na nga ba ang buhay niya ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Si Ray Francis Guevara ay pinanganak taong 1986, so ibig sabihin 35 pa lang siya ngayon. Normally sa mga ganyang edad, dapat naglalaro pa yan sa PBA eh. Si Ray ay matapat na alagad ng letran since high school hanggang kolehiyo. Isa siya sa mga kilalang player dito. Sa tangkad niyang 6'3", si Ray ay mataas talaga tumalon. 2007, sa tulong ni Ray, ni RJ Hasul at Brian Faundo, ang Knights ay nakapasok sa finals pero tinalo nga lang sila ng San Beda. 2009, sa isang game laban pa rin sa San Beda, nag-collide sila ni Sudan Daniel kaya napasama ang bagsak niya at nagtamo siya ng knee injury at hindi na siya nakalaro sa Smart Gilas at dito na rin natapos ang college career niya. Sa NCAA siya naman ay binigyan ng 6th Man of the Year Award at nakapagtala ng 2 All-Star Slam Dunk Champion. Isang taon nang lumipas, 2010 dito, mas nasubukan ang totoong kakayahan ni Ray sa PBA kasi dahil nga isang pro league, hindi sapat na ikaw ay isang athletic lang. Dapat isa ka ring role player na may natatanging abilidad. Siya ay nagpa-draft sa PBA 3rd overall. First rounder ho si Ray na pinili naman ng Air 21 Express. Subalit hindi naman siya nagtagal sa team na ito, halos wala pa ngang isang taon, ay kinuha naman siya ng mas mabigat na team, ang Petron Blaze. Medyo naging controversial ang trade na ito nung sabay-sabay na binigay ng Petron si Danny Siegel, Dondon Ontiveros, Dorian Peña at Polar Taddy. Dito naman sa Petron, nagkaka-average siya ng career high 6 points at 2 assists. Sa 13 minutes na playing time, naging promising naman ang pinakita niya. Sa taong ito, nagkampiyon ng Petron. 2012, agad namang nailipat si Ray sa Powerade Tigers para makuha ang minimiti ng San Miguel na si Marcio. Tumatak si Ray sa team na ito dahil sa kanyang in-your-face dunk sa isang import na si Jason Forte laban noon sa Alaska. Ilang minuto lang pagkatapos ng dakdak, nag-trending ito nationwide. Ito kasi yung gusto ng mga tao eh, yung may exciting na ganap habang siya naman ay nagkaka-average ng 5.2 points at 1.5 assists per game. Noong 2013, si Ray ay na-trade na naman patungong Meralco. Sa pagkakaalam ko, ito lang yung team na humawak sa kanya ng matagal. 2014, dito na nagsimulang tumunog ang dunking ability niya nung siya ay nagkampiyon sa slam dunk contest. Dalawa sila ni Justin Melton ang nanalo ng title. 2015, nagsunod-sunod na ang title ni Ray nung nanalo na naman siya. From 2014 to 2016, naging alamat si Ray dahil sa win streak niya sa kompetisyong ito. 2016, siya ay kinuha ng Mahindra or Kia pagkatapos matalo ang Meralco sa 2016 finals at nag-sign bilang isang free agent. 2017, maswerte naman siyang kinuha ng Phoenix at sa team na ito, nakuha niya ang kanyang pang-apat at pang-limang slam dunk titles na konti lang ang nakakagawa sa history ng PBA. May mga players talaga sa PBA ang may abilidad na sadyang para talaga dyan. Kahit hindi man mataas ang scoring, nabihiyaan naman ang athleticism. Sa palagay ko, kaya naman ni Ray maging isang legit all-around player kapag may playing time para magkaroon din ng kumpiyansa. Yan din talaga kadalasan ang problema sa PBA, masikip kaya walang chance ang iba. At least, si Ray may naitala na hindi kayang gawin ng ibang matatangkad maliban kay KJ Canaleta. Ang style kasi ni Ray, parang pang street basketball eh. Or bagay din siya sa 3x3. Para lang alalahanin, siya din ay slam dunk champion ng 2 sunod-sunod na taon sa Adidas Streetball 3x3, PBA Greats vs. Stalwarts Game MVP at FIBA 3x3 World Tour Slam Dunk Contest Champion.
Teka, pagkatapos niya maglaro sa PBA, ano na ngayon ang buhay niya? Dahil siya naman ay matangkad, matikas at maganda din ang hubog ng katawan. Siya ho ngayon ay isa ng modelo. Lagi siyang kinukuhang endorser or model sa mga damit mula sa iba't ibang brands. Si Ray ngayon kasama ng kanyang pamilya ay doon na naninirahan sa US. At ang libangan niya ngayon ay ang mag-travel sa iba't ibang bansa. Sa palagay niyo mga kuys, kapag nabigyan ng sapat na minutes, si Ray ba ay may maibubuga pa bukod sa pagdadunk? Okay mga kuys, hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Stay tuned para sa inyong shoutout. Ngayon po itatawagin ko na ang mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Emil MLTV, Zaymira Nolino, El Capitan, Jim and Dan, Aiden Tixenero TV, Christian Flores, Kagawad Gat sa Kinudukusin, Scout Ranger, Madiscard ang tatay ko, Adrian Guerrero from Caloocan City, Crazy Timer Vlog, Edgar Balili, Admin de Guzman at Kai, Teodilandini,